Another FLMI episode here. Ito, inaayos ko na muna. Translame ako. So I salute you and thank you very much, sir. Ito galing naman kay Weng Leyte. Ang kapatid. Gagawin ko yung vlog na ito sa'yo. Para sa'yo ito, kapatid. Kasi you're very, very supportive naman. Ingat ka po dyan. Sabi mo na walang ka ng trabaho. I don't know kung saan ka pupunta o mga ibang bansa ka or babalik ka ulit sa Pilipinas. But anyhow, congratulations sa yung channel. Malaki na yung channel mo. Just continue vlogging. Continue to be very, very supportive. With Classy Roma, mega, mega love. Shout out, Classy Roma. Ang sabi ni Ma'am Weng, marami talagang natulungan si Idol Efren. FLM. Napakaikli, but yung the way you comment do sa ginawa ni Franceley Marcos, ando dun lahat eh. Kumbaga, all in na kagad. Ito na yung ano, ito na yung pagkakataon para maisabi mo na, kasi nakita niya ni Ma'am Weng, nakita or narinig o nabalitaan o nachisimis ng mga marites. Ayan, naiyak ako ah. Bakit ba? Liwanag kasi dito eh. Hindi pa ako makapag-ayos dito. Ang problema kasi binaha kami ng isang araw eh. So I have to clean up and daming supplies dito sa bahay na I don't know kung paano to in a few days. Ayan. Talagang maraming nakakilala sa kanya. Yun nga, ang tinitingnan, kita mo yung komento ni Weng Leyte. Oh. Marami talagang natulungan. So, ang komento niya po is yung natulungan, yung ginawa ni Francis Leo Marcos. Diba? O, wala ka namang masasabi. Ganito lang, oh. Napakasimple, napakaikli. Kasi alam niya talagang tumulong si Francis Leo Marcos, di ba? Ganun lang yun. So, ano pa yung kukomento mo dyan? Kasi si Normal Mouse, yun, blah, 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 and so on. I don't care, di ba? I don't care. Kung anong ilagay mong komento dyan. But for me, ito nga, yung natulungan niya ang maraming Pilipino during the first lockdown in Manila. Saan siya tumulong? Well, yung iba, sabi nga, meron akong na-meet dito sa Sersion Road. Ang napanood lang niya is yung tinutulungan, yung namimigay siya ng salamin. Sa mga pulis yun, sundalo, diba? So, hindi niya napanood yung iba pa, yung the rest na dito sa Baguio, merong mga PWDs na natulungan. Kasi, meron akong footage, kaya alam ko. Mga PWDs po, mga bulag, iba, mga deaf, hindi makapagsalita. Meron nga, si Kuya, ano eh, meron siyang parang four-wheel, parang yung pang beach, ano, nasa sakyan. Pero kita mo yung paa niya, talagang, ano, hindi siya makakalakad. Luckily, meron siyang sasakyan na gano'n, nakapag-uwi siya ng bigas, di ba? Kaya-kaya kasi may sasakyan eh, four-wheel, di ba? Ganda nga eh, pang dagat, pang beach, gano'n. Tapos yung iba, mga bulag, ginagabayan, meron silang ano eh, parang, ang tawag doon, nag-a-assist sa kanila. Kasi siyempre, they cannot just take it and carry it just like that, di ba? So yun, totoo po ang namimigay siya, especially here mga PWDs. Sa ibang lugar, nakita ko, napanood ko rin naman, siguro si ma'am, kasi nakasubaybay siya dati doon sa ano, sa main channel ni Francis Leo Marcos. But now, iba na po yung channel niya. So, hindi na siya din nakasubaybay. Kaya nakita niya lang yung namibigay siya ng salamin. Diba? Here in Baguio. Or sa video niya, dun sa channel niya, yun niya namibigay ng salamin. Dun sa mga kapulisan. Diba? So, yun yung tumatak agad sa isip niya. Yun lang yun kasi napunod niya. Hindi ko naman masasabi, ma'am, kasi ganito ganyan. Well, kasi yun nga lang yung napanood niya. Sinabi naman niya yun eh. Di ba? Yung, ma'am, pa-rumors naman dyan. Makakatawa kasi si ma'am, nung along session road, nag-interview nga kami. Alam niya, tumutulong. Di ba? Napanood niya. Di ba? Napanood niya, tumutulong. Kaya lang, syempre, in a way, ang nakita niya tinutulungan yung mga polis.
Nothing more. Ganun naman si Mami. Eh, yun yung napanood niya. Then later on, siguro kung mapapanood niya lahat ng mga videos na mga nangyayari ngayon sa Mayaman Challenge, siguro maniniwala siya na, uy, talagang marami pala natulungan si, ano. Ganun tayo mga Pilipina. We cannot just change yung paniniwala mo. Kasi nga, dahil doon sa isang channel or sa isang palabas, na yun lang yung napanood mo. Doon ka lang nagbe-base na mga sinasabi mo about Princess Leia. Ganun lang naman tayo. Ma'am Weng Leite, thank you very much, ma'am. Maikling komento, pero punong-puno, siksikliglig, sabi nga ng iba, ng laman yung sinasabi mo. Marami talagang natulungan. Si Idol FLM. Napakaikli, pero punong-puno yung komento, ma'am Weng Leite. Thank you very much sa suporta. Diyan ka palagi. Medyo busy tayo. Ngayon lang tayo nagkaroon ng break. Later on, magluluto uli ako ng ating paninda. Siyempre, para naman meron tayong pambili ng bigas for the day. Yan. Again, thank you sa mga Prince Leo Marcos supporters. Mega love shout out sa mga OFW. Stay safe, be healthy, and be happy. Pag may problema po kayo, mga OFW, temporary lang po yan. Temporary lang yan. Tomorrow, day after tomorrow, next week, wala na po yun. Iba na naman problema narating sa inyo. Hindi na naubusan na. Ganun naman po ang buhay talaga. It is a balance of positive and negative. And plus, minus, lagi yan. Problema, solusyon, palagi yan. And just continue being happy always. Kasi po, like Franz Lehmann, di ba, lagi siya na, pinakita niya yung ngiti niya. Kasi, milyones pala yung ano niya. Yeah. Siya nakangiti. Just like niya, laging masaya. Maski na senior year ko na ngayon, wala pa akong maintenance. Yun po ang bigay niya. Yun po ang may kapal sa atin. Yung kalusugan na hindi mo na kailangan bumili pa ng gamot. Di ba? Although, syempre, when you grow old, marami kang mararamdaman yan. Hindi maalis sa atin yung mga Pilipino. Pero yung marami kang tinulungan, ayun o, yung mga manok baka, pang tinola na yan. Yung marami kang tinulungan, tumatatak sa puso ng mga Pilipino yan. Ganun lang kasi. Kaya nga ako, naging content ko na si Franz Lea Marcos. Sa akin, panalo na siya. Kaya tumakbo siya o hindi sa Senado, panalo na agad siya for me. Kasi nga po, tumatak sa akin puso yung kabutihan ginawa niya sa kapwa Pilipino. Ma'am Rowena Leite, I love, shout out, this is for you. Yung title natin, marami talagang natulungan. This is Arnold's and peace out.